Sina Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Sina Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ating tutunghayan ngayon ang pelikulang kakalabas lang ngayong taon patungkol sa lalaking may nakadate na isang babaeng bigla na lang naglaho at sa paghahanap niya nalaman niyang isa pala itong malupit na CIA agent. Ang pelikulang ito ay ang American romantic action adventure film na pinamagatang Ghosted. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat! Nagsimula ang pelikula sa isang farmer's market sa Washington DC kung saan ang malungkotin ngunit matagumpay na CIA agent na si Sadie Rhodes ay kasalukuyang namimili ng kailangan niya sa bahay. Nakilala niya roon si Cole Turner, isang magsasaka at kasalukuyang nagtitinda sa nasabing pamilihan. Nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa patungkol sa halamang gustong bilhin ni Sadie dahil nasabi niya kay Cole na bihira lang siyang nakakauwi sa bahay dahil sa trabaho niya kaya ayaw siyang pagbentahan nito. Ngunit bago nakaalis si Sadie, hinabol siya ni Cole sa sasakyan niya para ayain lumabas. Hindi naman tumanggi si Sadie sa kanya at sa oras na iyon mismo lumabas ang dalawa. Pinatabi muna ni Cole ang mga gamit niya sa bag ni Sadie at nagdate ang dalawa buong araw hanggang magdamag. Sa maiksing oras lang na magkasama ang dalawa ay nagkaroon na agad sila ng nararamdaman sa isa't isa. Kinabukasan hinitid ni Cole si Sadie sa tinitirhan nito kung saan kaagad may nangyari sa kanila. Kinalaunan umuwi si Cole sa kanila, masayang-masaya siyang ikinwento sa magulang ang nakilala niyang babae at pakiramdam niya ito na ang babaeng para sa kanya. Lumipas ang ilang araw, hindi na nagparamdam si Sadie kay Cole. Ni kahit isang beses hindi rin ito nagre-reply sa mga mensahe niya. Hinala ng kapatid niyang ginast lang siya ng nakilala niyang babae, bigla namang naalala ni Cole ang inhaler niyang may kasamang tracking device na naiwan sa bag ni Sadie. Nang ilocate niya sa cellphone ang tracker, nalaman niyang nasa London si Sadie. Alam ni Cole na madalas nagpupunta si Sadie sa iba't ibang bansa dahil sa trabaho nito kaya nawala ang pag-aalala niya na hindi ito nagre-reply sa mga mensahe niya dahil nasa magkaiba sila ng bansa. Bigla namang naisip ng magulang ni Cole na sorpresahin niya si Sadie sa London, ayaw pumayag ni Cole dahil siya lang ang inaasahan sa farm nila ngunit pinilit siya ng ama kaya pumayag din ito na magpunta ng London. Pagdating sa London sinundan niya ang tracker sa bag ni Sadie subalit hindi niya ito matagpuan sa lugar hanggang sa may dumating na kalalakihan at dinukot siya ng mga ito. Dinala siya sa isang laboratorio sa Pakistan sa paniniwalang siya ang maalamat na operatiba ng CIA na kilala bilang Taxman. Kinukuha sa kanya ng mga ito ang isang passcode ng bioweapon na wala naman siyang ideo kung ano iyon at pilit siyang pinapaamin ng pinuno ng sindikato. Bago siya pahirapan para umamin gamit ang pinag-experiment o ang hayop, dumating si Sadie sa lugar para iligtas siya. Taking gulat ni Cole nang makita si Sadie roon, takang taka din siya sa mga nangyayari kaya sinabi ni Sadie na naglagay ng patibong ang sindikato sa isa sa kanilang agent at siya ang napagkamalan nila. Inamin na rin ni Sadie na isa siyang CIA agent at kinailangan na nilang makatakas kung ayaw niyang mamatay sila sa loob ng kuweba. Kaagad silang lumabas ng kuweba habang nilalabanan ni Sadie mag-isa ang mga sindikato dahil wala namang alam si Cole sa pakikipaglaban. Nang harang si Sadie ng sasakyan sa labas upang matakasin ang mga dumukot kay Cole ngunit nagkaroon sila ng habulan sa kabundukan ng Pakistan kaya napilitan na din si Cole na gawin ang parte niya para lang mabuhay at kinalaunan sa pagtutulungan ng dalawa kahit mayroon silang pagtatalo sa isa't isa dahil sa pagsisinungaling ni Sadie sa kung sino talaga siya ay napatay nila ang lahat ng humahabol sa kanila. Samantala dumating sa kuweba si Levesque, isang French intelligence agent na nagbibenta ng ninakaw niyang bioweapon na tinatawag na Aztec kung saan siya ang may pekana ng pagdukot sa inaakala niyang taxman upang makuha ang passcode para sa Aztec kasama niya ang kanang kamay na si Wagner. Doon nalaman nila ang hinahanap nilang pinaniniwala ang taxman na may hawak ng passcode. Inutusan ni Levesque si Wagner na magpadala ng litrato ng taxman sa bawat bounty hunter sa buong kontinente na may malaking halagang patong sa ulo upang mahuli ito kaagad. Sa ibang eksena dinala ni Sadie si Cole sa kalapit na bayan para makita si Marco ang dati niyang contact sa lugar at dating kasintahan ng maikling panahon dahil meron itong kakayanan na maiuwi si Cole sa kanila. Nalaman naman ni Marco na may namamagitan sa kanilang dalawa. Nakaramdam ng inis si Sadie sa mga sinabi ni Marco dahil hindi naging maganda ang pinagsamahan nila ni Cole. Sinabi ni Marco kay Cole na walang ibang iniisip si Sadie kundi ang trabaho niya. Handa nitong isakripisyo ang lahat ng mahal niya sa buhay para sa trabaho at doon nakumbinsi si Cole na umuwi na lang kaysa makasama si Sadie.
Nagbili naman si Sadie kay Cole na wag na siyang tumawag sa kanya kahit kailan. Sumagot naman si Cole na kinalimutan na niya ito ngayon pa lang dahil alam niyang kasinungalingan lang ang lahat. Nang paalis na si Marco at Cole sa lugar, pinatay si Marco ng isang bounty hunter na dumating, nabihag si Sadie. Bunihag ang dalawa ng bounty hunter ngunit isa pang bounty hunter ang dumating at pinatay nito ang naunang bounty hunter. Isinakay sila sa sasakyan ngunit mayroon din bounty hunter sa loob ng sasakyan at pinatay ang isa pang hunter. Maraming bounty hunter ang nagkandarapa na mahuli si Cole dahil sa malaking halaga na nakapatong sa ulo nito. Ngunit sa bandang huli nagpatayan ang mga bounty hunter sa pag-aagawan kay Cole kaya wala nang natira sa kanila. Bago namatay ang bounty hunter inalam ni Sadie ang lokasyon ng pagdalhan kay Cole kung sakaling mahuli nila ito. Sa sasakyan kinumbinsi ni Sadie si Cole na magpanggap na bihag niya para makuha ang Aztec sa mga sindikato. Pinaliwanag niya kay Cole na ang Aztec ay isang bioweapon na nakalagay sa isang high security case na mabubuksan lang sa pamamagitan ng DNA ng buhay na organismo na hindi nila alam kung anong klase ito dahil napatay niya ang may alam dito na isa ring agent na nag-traitor sa ahensya. Kinalaunan dinala ni Sadie si Cole kay Levesque at nagpanggap siyang bounty hunter, kinumbinsi niya si Levesque na kailangan niyang kasama ang bihag hanggat hindi na ibigay ang pabuya kaya isinama si Sadie sa eroplano dahil cash ang perang hinihingi niyang kabayaran kasama ang kanang kamay na si Wagner dala-dala ang Aztec. Sa eroplano nalaman ni Wagner na may relasyon pala ang nagpakilala sa kanilang bounty hunter at ang taxman sa pamamagitan ng nakita nilang litrato ng dalawa na magkasama sa pagtulog. Pinagbantaan ni Wagner na patayin si Sadie kung hindi ibigay ni Cole ang passcode ngunit magaling si Sadie sa pakikipaglaban, napatulog niya si Wagner, at sa tulong na din ni Cole napabagsak nila ang mga sindikato ngunit tinamaan si Sadie sa tagiliran. Sinabihan niya si Cole na tumakas na gamit ang parachute at dalhin ang Aztec dahil nahihirapan na siyang makagalaw. Nang mahanap ni Cole ang parachute isinama niya si Sadie sa pagtalon kasama rin ang Aztec. 6 na oras ang makalipas nagising si Sadie na ligtas habang inaalagaan ni Cole. Samantala galit na galit si Levesque kay Wagner matapos siyang matakasin ng taxman dahil papatayin sila ng buyer kapag hindi nila maibigay ang Aztec kaya inutusan niya itong hanapin kaagad ang Aztec at ang taxman. Dahil sa pagkakaligtas ni Cole kay Sadie bumalik ulit ang nararamdaman nila sa isa't isa. Kinabukasan nakita sila ng grupo ni Wagner sa isang isla. Nakapagtago si Sadie habang tumakbo naman si Cole para makatakas, ngunit hinabol si Cole ng mga tauhan ni Levesque. Piniling iniligtas ni Sadie si Cole kaysa kunin ang Aztec kaya nakuha ulit ito ni Wagner dahil huli na ding dumating ang mga US Marine. Sa CIA headquarters inimbestigahan ang dalawa sa nangyari dahil sa pagkawala ng Aztec na nasa kamay na nila dahil mas piniling iligtas ni Sadie si Cole kaysa gawin ang misyon niyang pagprotekta sa Aztec. Ngunit lumabas sa pagkakasabi ni Sadie na pagkakamali ang pagligtas niya kay Cole, dahil doon naniniwala na si Cole na walang ibang iniisip si Sadie kundi ang misyon niya lang. Pinatawag naman si Sadie ng boss nila dahil sa pagpalpak nito sa misyon, sinuspindi siya sa serbisyo sa pagkawala ng Aztec. Kinausap naman si Cole ng agent patungkol kay Sadie sa pagiging sinungaling nito at pinakita ang litrato ng mga napatay niya. Nakita ni Cole ang isa sa pinatay ni Sadie ang bihirang halaman dahil laki si Cole sa pagtatanim kaya may alam siya sa mga halaman. Nalaman nilang ang DNA ng halaman na ito ay ang hinahanap nilang passcode para mabuksan ang Aztec. Naisip ni Sadie na gawin itong patibong kay Levesque para mabawi ang Aztec dahil merong 4 na bahagi ang passcode, balak niyang ipadala ang isa para maniwala si Levesque at nang magpakita ito sa kanila. Ngunit hindi papayag ang ahensya sa plano niya kaya kinumbinsi niya ang nakakataas na gamitin ang taxman para kumagat si Levesque sa plano. Pumayag ang nakakataas sa plano at kakailanganin nila ang taxman kung saan gagamitin nila si Cole bilang taxman dahil alam ni Levesque na ito ang taxman. Ayaw pumayag ni Cole magpanggap na taxman ngunit kinumbinsi siya ng CIA na baka kung anong mangyayari sa pamilya niya dahil nakilala siya ni Levesque bilang taxman. Wala nang pagpipilian si Cole kundi pumayag na lang, pinigilan naman siya ni Sadie na gawin ang pinapagawa ng CIA dahil delikado ang gagawin niya. Sumagot si Cole na ang pagprotekta sa mga taong mahal mo ay hindi pagkakamali. Dahil hindi makumbinsi ni Sadie si Cole na tumanggi, pinilit niya ang nakakataas na siya na lang ang gagawa ng misyon, ngunit hindi siya pinayagan dahil suspendido siya sa trabaho at sinabihan siyang umuwi na lang. Kinalaunan pinadala ng CIA kay Levesque ang paunang passcode na hinahanap niya at totoong gumana ito.
Dumating naman ang buyer ni Levesque na si Mr. Otomi, sinabi nitong sasama siya sa pakikipagkita nito sa taxman upang masiguradong makuha nila ang code, at kung hindi, nagbanta itong papatayin si Levesque. Bago umalis si Mr. Otomi, sinabi ni Levesque na kahit anuman ang mangyari ay papatayin niya ang taxman. Samantala, naghanda na ang CIA sa pakikipagkita ni Cole sa mga sindikato, nakasubaybay naman sa kanya ang mga CIA na nasa isang van at nakikita nila ang mga galaw sa paligid niya. Kinakabahan si Cole sa gagawin niya lalo nang malaman niyang tatlong agents lang ang naka-antebay sa kanya kung sakaling may mangyaring hindi maganda. Naunang dumating si Cole sa lugar na pagkikitaan nila ni Levesque, habang si Sadie naroon lang sa tirahan niya at iniisip ang mga nangyari. Maya-maya pa dumating na si Levesque sa lugar kasama si Mr. Otomi, na kumpirma din ng CIA na dala ng mga ito ang bioweapon, ngunit pinagpapatay ang mga agent ng tauhan ni Levesque. Tinawagan naman si Cole ng CIA na umalis na bago ito tuluyang binawian ng buhay. Aalis na sana si Cole, subalit pinili niya na lang manatili sa pag-asang dadating si Sadie para iligtas siya. Nakaharap ni Cole si Levesque at Mr. Otomi kasama ang mga tauhan nito. Hiningi kaagad ni Levesque ang passcode, ngunit tumanggi si Cole dahil mauna daw muna ang pera bago ang passcode. Subalit tinabihan siya ni Levesque at pinagbantaan ang buhay niya kung hindi kaagad ibigay ang passcode. Dumating naman si Sadie sa lugar at doon nagkaalaman na siya pala ang totoong taxman at naroon siya para kolektahin ang bayad para sa passcode. Laking gulat ng lahat nang malamang siya ang tunay na taxman. Pinagtataka naman ni Levesque kung sino ang lalaking nakausap niya. Pinagmamalaki namang sinagot ni Sadie si Levesque na boyfriend niya ito. Natuwa naman si Cole nang marinig ang sinabi ni Sadie. Sinabi rin ni Mr. Otomi kay Sadie na kung nasa kanya nga ang passcode ay tatanggapin niya ang terms nito sa pagbili sa passcode. Bubuksan na sana ni Sadie ang case, ngunit pinigilan siya ni Cole dahil napakadelikado ng gagawin niya. Sinabi naman ngayon ni Sadie na kung nasa kapahamakan ang taong mahal niya ay gagawin niya ang lahat kahit ano pa ang mangyari. Inilagay na ni Sadie ang code sa case at dinagtagal matagumpay niyang nabuksan ang bioweapon. Masaya si Mr. Otomi na makukuha na ng tuluyan ang Aztec, kaya pinadala na niya kaagad kay Sadie ang pera. Matapos ang transaksyon, binalaan ni Levesque si Sadie na walang makakalabas sa kanilang dalawa ng buhay sa lugar. Sinabi naman ni Sadie na 10 milyong dolyar ang nakapatong sa ulo niya, hindi niya mabilang kung ilang bounty hunter ang nasa paligid nila para hulihin siya. Maya-maya pa may lumapit na bounty hunter kay Levesque para hulihin siya, kaya nagkagulo na sa lugar. Nagtangkang tumakas si Sadie at Cole dala ang Aztec, ngunit pinigilan sila ni Wagner. Iniligtas ni Cole si Sadie mula kay Wagner, kaya nahulog sila sa ibaba at doon nakipag one-on-one si Cole kay Wagner, habang nakikipaglaban naman si Sadie mag-isa sa mga tauhan ni Levesque sa itaas. Pinatay ni Levesque si Mr. Otomi na humihingi ng tulong sa kanyang makatakas. Sa paglalaban ni Cole at Wagner, napagana nila ang pampaikot ng restaurant. Dahil umiikot na ang buong restaurant, nahirapan si Sadie makagalaw, tuluyan na ding napatay ni Cole si Wagner nang maipit niya ito sa makina. Samantala, pinag-aagawan ni Sadie at Levesque ang Aztec, umakyat si Cole sa itaas para matulungan si Sadie na hawak ni Levesque. Ngunit nakuha ni Levesque ang Aztec matapos nitong agawin kay Sadie. Binaril ni Sadie ang isang bahagi ng restaurant upang tumama ito kay Levesque, kaya nahulog ito at nagtagumpay naman si Sadie na makuha ang Aztec mula sa kanya. Matagumpay na nabawi ni Sadie ang Aztec at ang misyon niya kasama si Cole. Kinalaunan matapos ang mga nangyari, ipinakilala ni Cole si Sadie sa pamilya niya. Masayang-masaya naman ang magulang ni Cole para sa anak nila. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli. Paalam.